Timbog na si Chila Bulahan ayon kay Rosnel Bulahan Davis. Narito ang mga dahilan kung bakit meron di umanong kinalaman si Chila Bulahan sa pagkawala ng kanyang mister. Narito ang kanyang post. Bakit po ganito ang batas sa Pilipinas? Maliwanag pa po sa sikat ng araw na may kinalaman o alam si Chila o ang pamilya niya sa pagkawala ni Marnel. Sila po ay a person of interest dahil sila po ang huling kasama ni Marnel nang mawala ito sa sarili niyang lupa. Unang-una po, maling-mali po ang affidavit nila sa PNP at interview nila sa Rapitulpo in Action. Kahit po ang PNP dumalag ay parang tanga at walang alam during interview, mapapanood nyo naman po yan sa Rapitulpo in Action sa YouTube. Pangalawa, pumayag sila na magpalay detector test para matuldukan ang pagdududa ng pamilya namin sa kanila at para po malinis din nila ang pangalan nila. Pero nag-back out po sila. Pangatlo, nasabi na po sila ng NBI for questioning. Pero hindi po sila pumunta. Instead, they have their lawyer write a letter to the NBI. Inuulit ko po, hindi po pumunta ang Puliga family sa NBI. Letter lang po ng abogado nila ang dumating sa NBI. Pang-apat, ang sulat niya po sa NBI affidavit. It stated that she is a widow. Balo, bakit dun pa lang sa sulat, di na gumawa ng aksyon ang NBI para ma-question siya na bakit widow siya? Alam niya ba na wala na si Marnel o may certificate ba ito? Kasi hanggat walang katawan, missing pa rin si Marnel. Pero di po yun na question. At ngayon nga po, sumulat ulit yung abogado ng NBI at binago nila na instead of a widow, pinalitan nila ng married. Nakakainis lang po at napaka-unfair. Opo, wala po tayong witness, pero sa lahat ng ginagawa nila, talagang sila ang person of interest. Ang daming loopholes, alam ko na si Chila lang ang makakasagot ng lahat ng ito. Ito po ang ating latest update. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.